Tapos doon, sa 8 pesos, sa 10 piso na budget ko per ulo, 8 pesos, gamit na, 2 pesos na lang. Sabihin na natin, hindi pa tapos ang taon, Marlon, magkaroon na naman ng bagong virus o pandemya. Wag na lang virus o pandemya. Kalamidad. Oh, sige, kasi kalamidad. Hindi mo papasok ang tagal. Ngayon pa lang ang tagtuyo. Diba? Tapos nandiyan ang nagbabadya ang sinasabing the big one. The big one. Oh, is science-based naman yung study dyan. Saan mo ito? Saan mo kukunin ngayon ang pang-ano ng tao? Hindi kaya ni sa biglang paglabas ng pera na yan, Marlon, at sa dami ng labas naman nila sa bansa, eh bit-bit yun. Ang tanong nga, saan nila dinala yung pera? Hindi mo nararamdaman ng taong bayan at wala rin nakikita ang taong bayan. Eh baka nasa crates. Grabe, sa dami, no? Diba, ang crates, di, eh ikaw nang nag-Australia, one day difference, labas-pasok ka. Di ba yung parang umalis ka, napunta ka doon, bumalik ka, after 2 days, bumalik ka na naman. Tapos ano yung kwentuhan sa labas na, oh nga, napansin nyo, ang konti ng mga bagong 1,000 peso bill. Nilalabas nga di umano. Ikaw nagbakasyon ka nung Pasko, baka may bit-bit ka. Hindi ko matadala yun eh. Ay, sagagay yung up-to-date ka na. At saka nasa account mo na, nasa credit card mo na. Limited yung dala mo, so swipe. Pero ito, parang bit-bitin mo. Ibig sabihin, bagong labas yung mga 1,000 peso bills. Pero, ano pa rin, mas marami pa rin tayong nakikita na anumang 1,000 peso bills. Hindi, tsaka... So baka totoo yung ilalabas, gano'ng katotoo yun? Inilabas na nga daw, nang nililis na nga daw ng DBM. So yung pagkailis na... Ay, yun na. Yun ang kailangan nating... Yun yung issue ng transparency. Oh. Diba? Yun din yung issue ng accountability. Who owns the budget? Where is the budget? Where did it go? What is the status? Sa good governance, na dalawa yung pinaka-importanteng sangkap sa good governance. Yun yung transparency at accountability. Oh. Tara, sa Maisog, Tagum. So this, Del Norte. This is going to be tomorrow, Sunday. So ito ay third leg na loan ng Maisog. Kasi nauna yung sa Davao. Davao, and then nag-Cebu. Nandun tayo ng Cebu. Oo, tapos this one is sa Tagum. Tagum, babalik ng Davao. Pero sa northern part ng Davao to. So ito yung sa Davao del Norte na... 2 days ago, nagkaroon pa ng patuloy. May issue, di ba? Anong expectations mo sa pangalawa natin Maisog rally participation? Napupunta natin. Oh, napakatlo naman to sa Maisog na inorganisa nila. Mas bombastic. Mas mainit o mas maalab. Ako ramdam ko yung mas mainit, mas maalab dahil sa haba ng gap, nagkaroon ng progress naman yung mga pinananawagan natin sa objectives ng Maisog. Ano bang objective ng Maisog? Ito yung TAPS na tinatawag. Yan yung transparency, nandiyan yung accountability, nandiyan yung peace and security. Diba? So, accountability, nandiyan pa rin security yung... Security ba o sovereignty? Pareho, no? Should be the same. The same. Pakikorek po para mas tama. Transparency, andyan pa rin yung panawagan ng hindi mo pera yan, di ba? Yung MOOE, yung in question pa rin dyan is yung process ng liquidation by certification. Ang laki-laking pera ang involved. So, accountability, Marlon, ano ang meron dyan? Yung sino ang ahensya ang tatayo o maninindigan sa mga kung merong issue, may problema, sino yung magpapaliwanag, sino yung dapat nilalapitan, di ba? Yun yun. Peace, yan, medyo ito napapanahon. Peace, lalong lumalala. Mas lumalala. So, 4 days ago, may nakitang putol-putol na katawan sa tundo. Na babae, katawan ng babae. Tapos, alam mo, nag-report ka nung minsan. Oo, sa Iloilo. Yung tinapon niya sa Bakuran. Naman, sa mismong ano naman, sa tapat ng NBI Airport. Sa, tapat sa o sa Bakuran? Malapit sa... What? Malapit. Anong kaso naman itong ano? Itong sa tundo, chap-chap yung babae. Tapos na-tri siya dahil sa CCTV, rider ang nagbaba. Sabi ni rider, kinuha naman ng, in-invite naman ng polis yung rider. May nagpa-deliver lang daw sa kanya ang utos, ibaba lang daw somewhere. So dahil nakita sa CCTV, naka-box, so putol-putol yung katawan na, or tinali, tinay. Tapos yung kinounter nila, yung katawan ng babae, involved sa illegal drugs. So ibig sabihin, lumalala na ang illegal drugs, lumalala pa rin lalo ang crimen. Pero balik na naman. Di ba matitrace naman sa rider yung kasi application niyan, recorded yan. Saan point niya pinick up? Siguro, sino yung nag-request? As per report ng Manila Police,
na-trace na rin nila yung mga person of interest. Alam mo, kawawa yung mga inosenteng gusto lang magtrabaho kung ginagawa silang, ito, ano, diba? Ito. Yung somehow nagiging accessory sila sa crime without them knowing it. Ito. Pagaya niya. Trabaho lang sila. Oo. Diba? At malay ba niya, diba? Pero ano eh, that's also another thing eh. Kung mas i-strengthen nila yung rules and regulations nila, why would I accept a parcel na kinuha ko sa point A, tapos clueless ako kung BCD, point BCD ko siya ibababa. Correct. At actually, yung din yung ano, sa TOP ni Puri, na-discuss ko yan minsan, na hanggang ngayon, ultimo yung mga Grab driver natin, yung, ay, magpapahatid ka, papasundo ka. Oh, lalo pati na yung mga, hold up. Ano? Pati sila yung hold up, yung angkas. Pati sila yung hold up. Kotse? Oh, yung kotse, yung hold up. Dati, usong-uso yung taxi driver, yung hold up. Oh, ngayon. Ngayon, hindi, mga Grab driver na yung hold up. Na, madali naman tong maayos kung matugunan yung ganitong klaseng problema. Kung may ngipin ang iyong batas. Correct. Ngayon. Yung law enforcement yung ngipin ng batas ngayon, ano na, false teeth na lang siya, natatanggal. Paisipin mo, binuhay yung issue ng wangwang. Diyos ko. Yan, mo, ang, yan na lang ba ang kaya niyong gawin? Implementation lang naman. Diba? Parang yan na lang ba ang kaya niyong gawin? Oo, parang it's very yellow. Yeah, diba? Very yellow. Ayaw naman na natin bumalik sa panahon na polarized ang governance or ang politics. Yeah. Kasi dapat wala nang ano, wala nang kulay, dapat color blind because we're all Filipinos and we serve just one country. Sana ganun eh. Kaya lang makikita mo rin yung pattern, Marlon, na parang hindi to nakakatuwa. Pakababaw na solusyon mo sa traffic. Ay, avoid ang wangwa. Ay, ano, patigilin ang wangwa. Wala ka pa rin malinaw na direksyon. Wala kang malinaw na polisiya para labanan yung issue ng graft and corruption, issue ng kriminalidad. Mm-hmm. Sige mo. Sabi niya nung huling SONA, magsosona na naman. Ah, Diyos ko po. Bilang na araw ng mga smugglers, orders. Their days are numbered. Ilang buwan na binibilang natin, di ba? Yung July, August, September, October, November, January, February, March, April. 9 months na. Asan yung bilang na ang araw? Nagbibilang na tayo ng 9 buwan. Pero tingnan mo, ako ito, inaasahan ko na to. Pagsampa niya dyan sa entamblado para sa kanyang SONA, Marlon. Lahat ng sasabihin niyang achievement. Alam mo yung ano? Alam mo yung mangga na hininog sa buro bang tawag doon? Yung pinilit mong mapahinog. Talagang ano, yung pilit, para may masabi. Pero alam mo, ano sasabihin niya? Ano bang ine-expect mong sasabihin niya, Marlon? Sige nga. And in connection to that, Marlon, ha, naglabas ng press release or merong news na sinasabi na ang DBM already released almost 80% of the budget for 2024 para di umano ay mapabilis at masuportahan ang proyekto ng gobyerno. So, dun ko naman na ipasok yung sinasabing pilit lahat ng sasabihin niya sa SONA niya. May nararamdaman ka ba? Wala. Sa budget na sinasabi? Wala. Kaya nga eh, gano'ng ang katotoo yung sinabi sa interview kapag kay Attorney Vic, ni Ka Eric, saka ni Doc Lorraine, na 80% na ng national budget ang naubos na. So ang April pa lang tayo, habang pa lang tayo. Ang layman's explanation ni Ka Eric dyan, yung assessment niya, sa isang tao na may budget per ulo na 10 piso, 8 pesos na gasta na, 2 piso na lang ang natitira. April pa lang tayo ngayon, Marlon. So ang sinasabi ko dyan is, sige, sabihin na natin na sinusuportahan ng DBM ang pagre-release ng budget para magawa ng gobyernong ito ang mga proyekto. Punta tayo, Marlon. Ito napakasimple lang ha. I do not have the complete details. Yung ano, yung Department of Human Settlement and Urban Development, nangako ito na yearly it will construct 1 million housing units per year. Oh, ilan na ngayon? So sana malaman natin ilan na ngayon, di ba? Noong 2023 ba nagawa yan o ngayong 2024 lang nila ina-expect yung program na yan na 1 million per year? So wala tayong nararamdaman. Wala na. Groundbreaking na ng proyekto ng Build Better More ang nakita natin. Puro groundbreaking. Nag-progress ba ang pagiging... At yung iba, clinic-clean, yung iba, hindi naman talaga na proyekto. Proyekto lang ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Previews, Previews. Tapos clinic-clean nila na bahagi ng Build Better More. Itong medyo issue sa akin, yung credit grabber ka. Yung credit grabber. Parang... kasi wala kang ginagawa. Ayun na, kaya... Well, yun dahil biyahe wala kang... Ka dahil wala kang ginagawa that justifies your credit grabbing. So bagay, mali na nga yung biyahe ka ng biyahe na mas maraming dapat unahin yung problema rito, diba? Wala namang issue na ituloy mo at ibigay mo yung credit sa kanino nararapat ang credit, Marlon. Mas ma-appreciate ka pa ng tao. Kailang biyahe na siya? Kailang biyahe na siya. Mas marami ang naging biyahe niya sa mga, sa, diba, sa buwan ng taon na sinatawag natin. Mas pundanado pa nila yung, tama ba yung terms?
napupundohan. Oh, mas funded pa nga nila yung pag-travel nila kaysa sa dapat na ginagawa nilang proyekto para sa mamamayang Pilipino eh, 'di ba? Parang ang narinig ko ang travel related budget ng Office of the President na nagastos na nila nasa 4 billion pesos. Wow. Oh, 4 billion pesos. Na. Tapos yung mga pledges pa lang, yung mga foreign direct investment na sinasabi, 1.4 billion pa lang. So lugi-lugi, negative. Baka nga yung 1 billion na yan doon, baka break even lang sa cost ng travels. So, sa negative, dami ng mga break even, negative. Oh, negative, di ba? Tapos doon tingnan mo. Ito lang yung question, nabanggit ko kanina yung sinasabi mo, yung DBM na agad nilang inirelease ang mga pondo sa para masuportahan ng proyekto supposedly ng mga ahensya, di ba? Natatandaan mo nung umupo tayo July 1 effective, di ba, yung sa atin? Yes, July 1. It took long para ma-release ang mga sweldo natin. Yung bono pa yung ano, yung lalo yung mga ISS natin. Oo, yung mga creation ng items natin, Marlon. It took so long na almost September na tayo nakasweldo ng tama, at yung mga staff natin, ganun pala kabilis mag-release naman at mag-approve sa DBM, pero bakit hindi yung ginagawa, di ba? Ginawa yung, alam mo, ewan ko kung kailangan natin sabihin, maganda naman yung ginawa tulong sa atin ni Madam First Lady, no? Di ba? Alin to? Yung, di ba, pinasweldo niya yung ano? Ay, inabonohan. Oo, inabonohan po ng ating unang dinang. May pinirmahan yung mga ISS, yung mga hindi pa naunang napasweldo. Oo. Na, yung tayo kasi, appointed, may creation kaagad yung mga items natin, di ba? Kaya nga tayo na oath, di ba? So, sumisweldo na tayo ng tama. Pero yung mga tao namin sa baba, sila po yung talagang i-create pa at gagawan ng budget from, i-release ng budget. Tawag namin doon, ISS, ito yung immediate support staff. Oo. Na, anyway, okay na rin. Oo, maraming salamat po doon. Napakalaki ng puso ng ating unang ginang para gawin yun. Basta pinapirma sila ng kontrata, nakalagay doon, actually hindi kontrata, pinapirma sila ng isang papel na kailangan sa sweldo nila, bayaran nila. Oo, babalik. Pero ano yan, yes, yes, utang is utang, babayaran, pero yung gesture, it's a grand thing. Ako, yes, natuwa ako doon. Goodwill lang yun. Goodwill. Nakakatuwa yun. So, very, tayo, na-appreciate natin siya ng sobra. And I know the girls and the boys, na ano nila yun, na-appreciate yun. So, maraming salamat at meron tayong magandang memory na nadadala at nabibitbit, ano? Oh, ang problema, yung mga ISS natin, nung nawala tayo, kasama rin sila. Yun, nabibit, nung kakaawa lang din. At yun yung sinasabi, ano, yun yung sinasabi yung hinanakit nung balikan tayo, sumalangit naman ang kakaluluwa ni former SDES, Attorney Ubut Guevara, na isa raw sa pinagtatampo niya kasi binili niya yung mga magagaling yung lawyers. Dinisolve yung office. So, ang usapan, ililipat sila within 3 months. Hindi i-absorb or i-recommend sa ibang office. Oh. Ang nangyari, pag alis ni Attorney Guevara, bigla rin tinanggal yung mga lawyers. Yun naman ang ano, alam mo, Lon, yun din naman sana ang in-expect ko nung ginawa nila sa atin na paalisin tayo or kausaping bumaba sa pwesto, na kung gusto nyo palang hawakan, eh yung comms team ng presidente, sana man lang nagkaroon kayo ng puso na, ay, ito, si Marlon, pamilyado to. Ha? Marlon, i-recommend ka namin sa, sabihin na natin, i-recommend ka namin sa DSWD, nandun naman ang ating mabuting sekretary. O, kumari lang, sana may ganun na gesture, na lipat ka namin sa ganito, may ganitong pwesto, na ayon sa skills mo, na ayon sa alam mong gawin. O, ikaw, Pam, dahil masipag ka, ganito, ganyan, dito ka rin sa, ano, sa bahay ampunan, na ang ano to, accredited din to ni DSWD. Sana may ganung puso, may ganung pagmamalasakit. Eh, wala. Pag kasi, ang nangyari sa atin, pag tagapin na natin, nangyari sa atin, pag identified ka kay Attorney Vic Rodriguez, tanggal ka. O, tanggal ka. Diba? Well, regardless, kung tumulang ka o hindi, kung nagpakahirap ka nung nakaraang kampanya, tanggal ka. Alam mo, mas gusto pa lang tanggapin yung mga galing Dilaw. Well, because, Lon, eh yun, eh masasabi nilang kanila, tao nila, atin to, bata ko to, gano'n. Eh tayo, bata tayo ni ganyan, hindi tayo organic sa kanila. Yung gano'n kasi yung akala. Anong problema kung bata tayo ni Attorney Vic? Well, they think is, our loyalty is with Attorney Vic. But ang laking takot nila kay Attorney Vic? Well, because Attorney Vic is that kind of guy na ang gusto lang naman talaga, eh good governance, kaya siya napahamak. Dahil lahat ng tao na gusto eh magnegosyo, eh sinalag ng mama. Totoo naman. Sana pa na-interview natin siya. Hopefully nga eh. Isa yun sa itatanong ko. Sino-sino yung mga hinarang mong pangalan? At naku, sino-sino sa kanila ang nakapwesto? Eh good luck. Hindi naman magsasalita. Tulungan nyo kami hama, Aperture okay. Studio. Pakita natin. It will be, nabanggit na namin sa kanya kung ano magiging concept. Since hindi niya gusto talagang tinitape para ma-edit, magla-live Q&A po tayo sa kanya. But of course, yung initial na sa amin, and then we will later on engage viewers to throw in questions. At pagbigyan mo ng pagkakataon, baka makasama kami. Oo, sana. Baka sa may sugrali. Malaman namin. At doon din, sana natin, ma-capture si Attorney Vic. At doon na rin natin siya
may live interview. No, meron ako isa pang tanong. Ano? Ando kaya si Mayor Baste? Ay, tita po ako ni Mayor Baste. Wala po akong gustong sabihin o... Hindi ko pa, grabe mo, no? Yung kay Princess Maui kanina. Bakit? Ano ba nagmuin? Hindi ko pa ako nakapagamay. Hindi ko pa ano nadaanan ko lang kasi aga mo na, bago ako naglinis, hindi mamaya panoorin ko yung, ano raw, yung, ano ba to? Yung tototoy? May no? Amoy. Hindi ko alam. Ito si Princess Maui. Nakita ko lang sa title na ano niya. Kung ano-ano inaamoy yung Princess Maui. Ba't nakapagpag ko dun sa parting yun? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Hindi ko ano ba ito? Eh, nagmamadali. Nakatawag mo eh. I like her. Oo, magaling siya. Magaling. So, ayun nga. Magagaling lahat ah. Na ano ko ah. Doon, meron lang akong gustong balikan, di ba? Yung mga proyekto ng gobyerno na yan na sinasabing para masuportahan ng budget, inirilis ang budget. Ang binigay kong halimbawa ay yun sa ano, housing development, di ba? So, noon, ikaw alam mo to, nagpatayo ka ng bahay mo, nagpa, ano yun, yung nagpa-repair ka, it doesn't take a week to build everything. Para magkaroon ka ng quality construction, it would take, yung iba nga years eh, may mga pera, yung mayayaman talaga, years talaga eh. Yung mga matikuloso na ayaw ng crack, ayaw ng ganito, ibinabackjob yan. Dahil alam nila na dapat tugma sa perang inilabas nila yung quality ng pagkakakonstruct. Para mapadali mo ang 1 million housing units, Marlon, ito ba ay may tamang supply ng tubig? Ito ba ay may tamang supply ng kuryente? Ito ba ay accessible sa lahat? Sa trabaho ng mga titira? Trabaho ng titira, sa sakayan, sa palengke, sa hospital, yung mga ganyan sa mga emergency areas. Yung daanan na kalsada. Yung daanan ba, sementado, maayos pa para mabilis. So marami, Marlon, ang nagiging mga ganyang housing projects na nagiging abandoned. Kasi hindi livable. Hindi livable. Hindi ibig sabihin nilabasan mo ng proyekto. Eh, ang ito ba, eh, ano, dahil sa napapanahon ang ano, nandiyan ang the big one. Ito ba ay meron ng ligtas sa halin? Meron ano, may equipment ba or something like with the materials na dapat susunod siya sa sway ng lupa kapag lumindol. Let's say ang sinasabi dahil kulang na ang lupa sa bansa ano yung vertical housing ang gagawin. So ito yung mga high rise, mid rise o low rise units, di ba? Hindi na yung horizontal, malocos na ganyan. So baka konting uga, wala na yan. Una, saan napunta ngayon ang sweat? Ano mo, ang budget mong tinatawag, di ba? So, ang tanong, nakakailang bahay na kaya ang nagawa? Yun, ang kailangan ngayon? Ano, si... Malalaman yun ang maging laman ng zona niya. Oh, si Mr. Acuzar, baka po kailangan yung maglabas ng bagong press release para din ma-update ang tao, di ba? Bilang head ng agency. Tapos doon, sa 10 piso na budget ko per ulo, 8 pesos, gamit na, 2 pesos na lang. Sabihin na natin, hindi pa tapos ang taon, Marlon, magkaroon na naman ng bagong virus o pandemya. Wag na lang virus o pandemya. Kalamidad. Oh, sige, isipin kalamidad. Isipin mo papasok ang tag-ulan. Oh. Ngayon pa lang ang tagtuyo. Mm. Diba? Tapos nandiyan ang nagbabadya ang sinasabing the big one. The big one. Oh. Is science-based naman yung study dyan. Saan mo din to? Saan mo kukunin ngayon ang pang-ano ng tao? Hindi kaya ni sa biglang paglabas ng pera na yan, Marlon, at sa dami ng labas naman nila sa bansa, eh bit-bit yun. Ang tanong nga, saan nila dinala yung pera? Eh baka nga bit-bit. Hindi naman nararamdaman ng taong bayan at wala rin nakikita ang taong bayan. Eh baka nasa crates. Grabe, sa dami, no? Diba, nga crates? Dami, eh ikaw nang nag-Australia, one day difference, labas-pasok ka. Di ba yung parang umalis ka, napunta ka doon, bumalik ka, after 2 days, bumalik ka na naman. Tapos ano yung kwentuhan sa labas na... O nga, napansin nyo, ang konti ng mga bagong 1,000 peso bill nyo. Nilalabas nga di umano. Ikaw, nagbakasyon ka nung Pasko. Baka may bit-bit ka. Hindi ko madadala yun eh. Ay, sabagay, you have to declare pa lang. At saka nasa account mo na. Nasa credit card mo na. Limited yung dala mo, so swipe. Pero ito, parang bit-bitin mo. Ibig sabihin, bagong labas yung mga 1,000 peso bills. Pero, ano pa rin, mas marami pa rin tayong nakikita na... malumang 1,000 peso bills. Hindi, tsaka... So baka totoo yung ilalabas? Gano'ng katotoo yun? Inilabas na nga daw, nang nililis na nga daw ng DBM. So yung pagka-release na... Yun nga, yun ang kailangan nating... Yun yung issue ng transparency, di ba? Yun din yung issue ng accountability. Who owns the budget? Where is the budget? Where did it go? What is the status? Sa good governance, na dalawa yung pinaka-importanteng sangkap sa good governance. Yun yung transparency at accountability. Oh. Di ba? Issue ng baliktad, sige, napag-usapan natin ng transparency and accountability. Mm. Asa na uli yung issue nung pagpapadrug test? Yun nga. Asa na uli yung... Napakainit niyan. Asa na uli yung sagot tungkol dun sa umiikot na istorya ng extraction? Yun nga, Marlon, dapat alam mo, manuman lang i-ano na nila yan, no? Yung not deny, but at least release a statement to say it's not true. Diba? Kaya lang, Marlon, nung nag-it's not true sila nung minsan, yung sa PDEA.
nilabasan ulit sila ng ibang ebidensya. Sampal sa mukha nila. Ngayon, kita mo, nanahimik. Nanahimik sila? Oh, nanahimik. Sino nag-ingay para sa kanila? Si attorney, ano? Diba? Parang ano, pan-distract nyo yan? Yan na yun? At yung nag-ingay na yun, hindi yun parte ng departamento niya? Oo. Alam mo yung nag-ingay na yun? Ingay natin yun. I mean, diba, nung campaign, siya rin naman na madalas natin ginagawang talking head sa mga ano? Sa mga PR natin. Naging strategy natin. Naging strategy natin yan noon eh. Kasi no one will stand up for the man we were supporting back then. Balik ko yung sa issue ng transparency and accountability. Ano na nangyari dun sa Agnes Magdin? Yung pinangalana ni Congressman Sansansin, asa na yung papasok din yung binigyan natin na bilang na araw. Pero Marlon, parang yeah, feeling ko naman na misunderstood natin yun. Bakit? Wala naman siyang pinramis na di-deliver eh. Ang sabi lang niya, we will count numbers. Oo nga, no? Oh, numbers, hindi na pa masisi tayo. Oh, numbers are infinite. Walang katapusan yan. Baka ganun lang ano, wala ka na sa pwesto, nagbibinang kakain. Baka yun. Talagang, ito yung isang malaking budol. No, so, na napaniwala ang taong bayan kasi sobrang, wala kang ginagawa. Ang ginagawa mo, pasyal ka lang ng pasyal sa abroad at minsan ka lang nasa Pilipinas, sa bansa mo, manonood ka pa ng concert. Because if you go back... Tapos minsan ka lang nasa Pilipinas, nagka-flu-like symptoms ka pa. Oo nga, Diyos ko. Tapos pagkagaling mo, alis ka na naman. Uy, may hangover na naman pagbalik. Baka ano na naman kayo, may symptoms na naman, di ba? Ilabas dyan para makapag... ano lang, makapag-absent, di ba? Makapag-file ng sick leave. Although, it's a benefit or a privilege that one get. Meron kang vacation leave, meron kang sick leave, di ba? Gano'ng katotoo na nagbukang second-class citizen si BBM sa Amerika? Nakakalungkot yun, Marlon. Kasi dito, ang press release mo, it would be a grand trilateral meeting between PH, Japan, and USA. Kasi si Kishida lang ng Japan yung binigyan ng 19 cancel. Oo, si PM, Japan Prime Minister ang merong one welcome. Pero binigyan ng state dinner. Siya wala. Siya wala. Pero ano, he was welcomed by a family member. Nothing beats family, Marlon. What's real, di ba? Pero... eh, pumunta ka rin officially, di ba? Oo. So, ano yun? Bakit? Official naman si Mr. Babe. Oh, pinsan niya yun. Pinsan niya yun, di ba? O, Tito? Pinsan. Pinsan. Di ba? Parang... Pang-inang ano na to? Pang-family na yun eh. Pang-apat na visit niya nata sa Amerika to eh. Ang una? Ba't may ito na sa Amerika? Kasama ka noong September 23. Oh, yung sa ano, yung UNGA. UNGA, 77th yun. 77th United that Nations. That was in September 2022. Tapos, yung 5-day official visits noong May 2023. Oh, wala na ako noon. Tapos, pang-ngatlo, yung sa Asia-Pacific Economic Cooperation sa California, noong November 2022. Yes, so, tapos ito. So, ito. Bakit naman binabalik-balikan mo sa ano? Sa Amerika? Siyempre, Disney World? Siyempre, kailangan magpakapunta. Para, di ba? Para kumahol ka na lang na kumahol sa... Alam mo, kung nakita akong posting, parang ano yun, shot yun, ng nasa hallway na naglalakad si Biden at saka si BBM. Tapos yung caption nakalagay, Biden walking his dog. Tapos ang karay-karay. Walang karay-karay, ang katabi niya si BBM. Pero walking his dog. I-share mo nga yun, patigyan mo, pa-share din. Parang laki Mang Joey yun. Gusto ko nga mag-comment, sasabihin ko, it's Biden, it's the pussycat leaking, ano, the USA president. The U.S. President's ass. Diba? So, it's Biden walking his pussy. Oh, sabi Junior Santo, sabi weekend, Sir Marlon and Miss Pam. Sabi ni Bisol Vlogs, jet lag sickness lang daw yun. Jet lag, jet setter ka. Diba? Meron ano, Romy Ray Briones, saan po si Miss Ina? Naki-Miss Aini ba siya? May nagtanong nga sa akin, hindi ko masagot. Kasi... parang may nagpa-zoom. O basta nasa presser. Nasa zoom presser. Nasa zoom presser. Alam mo, na-float na rin naman yan. Marami na rin naman nag-message sa amin na lumabas po sa presser, sa Zoom presser, si Yusek Ina. Na kay Miss Aimee na po ba siya? Ganun na lang po siguro ang ano natin. Diba? Kung naman nakita ninyo siya nandun, she won't be there for no reason, di ba? So, pero, but of course, we wish her well kung ano yung gusto niya at napili niyang taong suportahan. Ay, si Miss Aimee Marcos naman, ano, ay, kasi ano, wait na. The electionist. Kaya nga, baka naman mauna na kayong magpa-drug test, di ba, sa mga senador. At saka, ano na ba ang sagot dun sa letter nung PDEA agent kay Yusek Lasso na willing siyang magpa-undergo sa inquiry? I think Senator Bato said that as the chair of the committee for... Public order and illegal drugs. Yes, he said na he has not received the copy of the letter. Oh. Pwede namang magpa-imbestiga, motopropyo. Di ba? Binagawa yun.
ginagawa yun, yung ganung klaseng, ganung klaseng investigation. Hindi na kailangan may mag-request. Yung iba nga, sinasabayan na agad ng ano yan, eh, ng privilege speech. Eh. Mr. Jose Aquino, ito, oh. Sige, hulaan mo kung santo ha. Good morning, Miss Pamela Marlon, watching here from the city of Temacats. Temacats, Makati. Akala ko dati ano yun, yung Temacats yun. Makati. Yung Iran-Teran, mga ganong Kazakhstan, Uzbekistan, Makati lang pala kung siya. Binabaliktad dyan eh. Well, mga book, siguro magkabatch kayo nito. Gato yung mga etneb-etneb ni Mayor Isko. Mayor. Etneb-etneb. Maria. Oy, di po ako yan ha. Pero Maria, tanya, no more Marcos. Aimee is no different. She's very quiet. Medyo, no? Parang napakaana rin eh. Yung pagiging tanimik niya. Pero sa akin galing masin, salita masin. Yes. And also, di ba? Siya din yung nagdasal? Yes. Sa JIN, yes, na napapaligiran ng kapatid niya ng mga demonyo. Pero bakit ka nananahimik? Ba't hindi mo i-address? If you really care about family, at least stand up for a family or at least deny whatever are the allegations on your family, di ba? Sa family members mo. So sana talaga, ano mo sana matulungan talaga siya ni Yusekina sa... Paano sagutin, no? Paano sagutin, paano i-handle, di ba? Well, magaling din naman si Ina sa ganyan. Oh, no. So, yeah, oh, we wish them well. And then, yan, bigla lang pumasok sa isip ko because of, ano, in preparation for the re-election. Malapit na. October ang filing? October ang ng COC, di ba? COC. Certificate of Candidacy, October yan. Tapos ang start ng campaign ay February? Alam mo ba? Yes, Feb. Kaya marami ng ano ngayon, marami na rin, alam mo, medyo nag-iingay. Pero alam mo lang, wala akong nakikita na medyo marami nang nagpapahiwating. Meron ka ba? Yung sa naglalabasan lang ng mga surveys, pero marami pang mababago doon. This is another ano no, exciting thing to na hihintayin natin. Ano ang magiging lagay ng politika sa midterm? Admin opposition. Given the ano, given the issues. The current situation. Current situation. Traditionally or hindi traditionally. Oh, ikaw, mas gamay ka. Ang midterm election, laging yamado dyan. Anong yamado? Laging lamang. Lamang. Laging lamang dyan yung mga ini-endorse ng administration o nung sitting president. Talaga? Oo. Mardong, sa panahon ngayon. Umpisahan natin yung ano, sige, hindi na natin. Pinakaano lang noong 2001. 2001, nag-declare ng 13-0 ang People Power Coalition noon ni PGMA. 2001, tagal-tagal na yan. Iba ang... 2001. Oo. Tapos 2004, national election. 2007, yun naman yung genuine opposition at saka yung Goyun eh. Laalam kaya tanong as opposition. Ano ba yung nakay, ano? Nakay GMA? Lumamang pa rin doon yung ano? Lumamang pa rin doon. Marami pa rin nanalo mga in-endorse na senador sa in-endorse si GMA noong 2001 at saka noong 2007. Ano yung 8 diretso? 8 diretso, ito yung kay... Bino, Pangulong Duterte. Talaga ba? Oh, kaya 8 diretso, ito naman sa mga dinawat sa Liberal Party na sinasabi lang, diretso sa Inidoro. Wala nakalusot doon. Si Risa Montiveros lang yata. Kasama ba si Senator Pico? Anyway, sige. Basta may history o sa record, laging lamang sa midterm election ang ini-endorso ng kasalukuyan, ng incumbent president o sitting president. Pero ngayon, dahil sa bumubulusok pababa ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos, mukhang pag inindorso ka pa, parang kiss of death. Yan nga eh, parang mas marami siguro ano ngayon, Marlon. Mas maraming mag... Ano yung pag nagiging guest candidate ka? Independent. Independent. No? Doon nila lalaroin din yan. Maraming mag-independent. Doon nila lalaroin din yan. So kasi ang partido ni BBM, ang Partido Federal ng Pilipinas, ang partido naman ni... Parang tahimik ang PFP, no? Wala. At walang nabigyan ng pwesto, ha? O, papa, ha? Wala nang bigyan ng pwesto. Si Governor Tamandong, inatake pa nga sa puso. Si Jen, ano? Si General Tomas Lanchon, wala rin. Si Attorney Briones, George Briones ba yun? Wala rin. O nga, bakit tahimik kayo, mga boss, sa PRP? And you still believe in the person that you supported? Kaya nga, hindi natin alam. Pero bakit tahimik sila? And, di ba, ito yung partidong tumulong sa'yo na sana... Can the president change his party? Pwede siyang lumipat. Pwede niyang agawin. Pero ba't agawin kung ikaw na yung nandun, di ba? Ano ka pwesto ni PNP? Sa PNP, si Attorney Vic, di ba? Umalis? Pinagkaisahan siya umalis doon. Although, napolitika. Oo, napolitika nga yan. Pero tapos, hindi naman yung mama para, di ba, para ikasakit ng loob niya yung moment na yun. I don't think so. Ang natatanda ko pa nung kay Digong, nagawa, pinipilaban si Pangulong Duterte, di ba? Si Inday Sara Duterte,
ngayon na vice president ngayon, mayroon siyang regional party na hukbong ng pagbabago. Bumuha siya ng sariling... Anong national niya? Ah, Lakas CND. Lakas CND. Pero kasi nag-resign siya. Nag-resign. Oh, nag-resign siya nung nagkaroon ng issue si Madam GMA. GMA. Oh. Ang nag-create lang naman, ang mabigat, ang nag-create lang naman kay Speaker Martin Romualdez at para ampunin siya sa Lakas CND, si PGMA. Pero in fairness naman kay Speaker Martin, nung nakulong, sa hospital arrest si PGMA, hindi naman siya iniwan. Dalawa sila ang nanatili sa poder ni kasama si Senator Bong Revilla. So ano nung party ni, national party ni ano ngayon, ni VP Sara pala? Yun ang tanong. Baka diba kung... mag-PPDP siya or what? Wow! Ano, diba? Magkaroon ano, kayo ng... kasi nag-resign ka sa CMD sa Lakas. Oh, hukbong eh. But hukbong is regional. Party na, regional party. Yun yung party niya when she was mayor. Ng mayor ba? Ng Davao governor. Pero etong hukbong na to ang gumawa ng, ano, ang gumawa ng kasaysayan sa politika, sa larangan ng eleksyon. Kasi ito lang yung regional party. So pagkakaalam ko, maaaring yung mga iba, mga na 1970s to 60s, 70s, or early 80s, ang hukbong ng pagbabago lang ang nakaikot sa buong Pilipinas para mag-endorso ng kandidato at majority sa mga in-endorso nila nanalo. Kasi niya? Sitting president ang tatay nga. At meron ding in-endorso si Pangulong Rodrigo Duterte na guest candidate ng hukbong ng pagbabago. Baka yung mga outbest pa nila yung record nilang yan sa darating na midterm. Correct. At baka ngayon lang gagawa sa kasaysayan ng politika, sa halalang pampolitika, yung oposisyon naman ang magiging mas maraming mananalong kandidatong senador. Ayun ang sinasabi ko. Diba? Kaya hindi ako naniniwala na itong panahong ito, given the issues na merong ibinabato sa ating administrasyon, magiging yamado? Yamado sila. Palagay mo, tatakbo sa ilalim ng partido ni Speaker Martin si Senator Aimee. Malabo yun. No, magkaaway yung dalawa. So, sa partido ng Pangulong Rodrigo Duterte, siguradong tatakbo si Senator Bato, Senator Bongo. I don't know kay Senator Tol kung nakatawid na. Sino pa ba? Senator Robin, hindi, nakaupulang. Nakaupulang niya, may term siya. So, Senator Alan, ano eh? Is it possible that Senator Aimee will run under PDP? Digong? Posible. Posible. At wala pa rin malinaw kung ano kasi na may mga Marites na baka tumakbo rin sa Maynila si Senator Aimee. As mayor? O, kasi versus, kung ako naman. Against La Cunha? Oh, kay Honey Rose. Andito ba si Sir Chino? Sir Chino! Kay Honey Laguna. Honey Rose, sorry. Hindi bulldog to. Sino ba yung bulldog? Yung Honey Rose. May apelido ba yan? Wala yata. Huwag mo sabihin. Baka ano? Tinatanong ako. Sagot kita yan. Honey Rose, bizu. Pero kung tatakbong mayor ng Maynila si Senator Aimee, good move yun, lalo kung makikita niyo bumubulo sa pagbaba ang ratings ng mga Marcos. Pero kailangan niya rin tumakbo pagka senador para may angat niya rin yung pangalang Marcos. So isang malaking sugat. Katniss Lawis, mahirap na maniwala sa mga i-endorse ng admin ngayon. Wala namang magandang resulta. Ginawa sila. Drug test niya, napakasimple. Nagawa nga niya 2 minutes. Bakit ngayon parang ang hirap gawin? Tanong pa rin yung 2 minutes na yan, no, Marlon? Sabi ni Degardo, pero pag hindi in-address ni Aimee tungkol sa kapatid niya, mahirapan siya ma-re-elect. Yun yung sinasabi niya. Kaya meron silang option na, pakikorek ako, Yusek Ina, na baka tumakbo na lang ng mayor ng Maynila. Tapos, Disorder Vlogs, strategy ng Marcos yan. Senator Aimee, umiwalay ng landas para kung bumagsak uli ang Marcos, may pag-asa kasi. Grabe, no? Nahihilang pababa si Senator Aimee dahil sa mga kabulastugan na inaabot ng kapatid niya. Ang hirap, no, Marlon? Kasi tignan mo, ang laki-laki ng effort na ginawa natin nung campaign, nung ang binabato sa kanya is like father, like son. Ang tagal natin, ang challenge tayong himayin siya dun sa notion ng taong yun na iba ang anak sa ama. Tanggalin siya sa anino ng ama niya. Yes, parang meron pa nga siyang sinabi nun na parang, please judge me for the things that I do and will do and did. Not of my father's doing. Parang ganun yung pagkasabi niya. Yes. Totoo naman eh. Lon, hindi naman ako ang ama ko o ang anak, ay ang nanay ko. May iba akong pagkatao. Kung ano ang kasalanan ng nanay ko at ng tatay ko, hindi ko kasalanan yon bilang anak. Totoo yan. Pero huwag natin kalimutan. Ha? Kahit isa sa mga anak ngayon ng matandang Marcos, wala pa rin I'm so sorry sa kanila. Sa mga mayang Pilipino. Na dinidemand ng kaya natin, diba? Dahil doon sa mga biktima ng pangako. Human rights violation, di ba? Anyway, yan ang ano nila eh. Yan ang diskarte nila. Pero sa mga BBM supporters ko, naniniwala ako, ang dami ng nalagas.
Oo. Ang dami na. Kumbaga, well, hindi na intact ang 31 million movement. Ay, 31 million. Wala yan, Marlon. Kumbaga, sa isang balde, dati umaakaw yan. Yung isang balde. Ngayon, baka sa kalahati na lang. Well, ayan na naman, di ba? Ang magandang strategy dyan. Hmm. Ang baso, pwede mong sabi, ito lang ang laman ng kape ko ngayon. Eh, Starbucks, bigay naman. Ito lang ang laman ng kape ko ngayon. Di ba? Ang ano dyan, Marlon, sa, syempre, sa comms strategy, ang spin mo dyan is, hindi siya, ano, it's only half filled. Hindi siya half empty. Iba yung dinimod. Half empty, din. Half full, no? Oo. Oh, so, yun ang ano, parang, yung 30 million na yan, sasabihin nila, it's strong. Hindi. Pero wala ka na sa 31 million. Hindi, wala na ako sa 31 hindi, million. Una, hindi siya strong kasi may issue ng pakikipag-usap sa Smartmatic officials. Diba? Una pa lang yun, na hindi pa rin nila sinasagot, di ba? Well, officially, nilodge yan as a complaint or as a case ni Chong. Aminin kung hindi ng pamilya Marcos o ng BBM supporters na kaya nakakuha ng 31 million si PBBM, maliban doon sa issue ng Attorney Glenn Chong, pakipag-usap sa Smartmatic. Dahil na rin, nahila siyang pataas ni Vice President Inday Sara. Noong panahon yun, di ba? Noong panahon yun. Eh ngayon, ginaganyan ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos, ang Rodrigo Duterte, si Bigong, yung 31 million na yun, naku. Naku, baka nga napunta yun. Wala napunta nga, na yun sa iyo, nabawasan ang na yun. Ang nangyayari pa ngayon, wala lang tayo exact numbers, no? Pero alam agad natin, paano nababasa agad natin na yung Marcos magic, nawawala na, pero yung Duterte's magic, hindi nawala, nadadagdagan pa. Ah, oo. Diba? Naniniwala ako, no, di ba nun, bumababa din kasi yung ratings ni VP Sara. Nahihila siya talaga pababa. Nahihila pababa. Kahit, ano, kahit anong gawin niya. At mali mo kinakalikot. Diba? Baka kamulis para lang mababa pang, pa. Ano, what do you mean kinakalikot? Para lang pababa pa. Oo. Malay mo lang naman ha. Hindi natin ano, sorry sa survey. Just to show na ano na oo. United sila. Na unity sila sa pagtaas o sa pagbaba. Ganon. Sabay silang bababa. Pero oo. Hindi. Ilang survey firm na yun. Oo nga no. Tama ka dyan. Totoo yan. Tama ka nga dyan. Anyway, baka nga, no? We'll see. Dahil nakita ng isang survey firm na mababa yung isa, isunod nyo yung isa. Yun na lang pakiusap na, no? Parang sa, ano? Ginagawa naman para hindi naman itaas ng isa. Hindi. Maano, at stake doon yung, ano, mababahiran yung credibility doon ng mga survey firm na hindi nila gagawin ngayon yan. Sa lahat po ng survey firm people, tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo pagpapalabas ng makatotohanan at realistic na numero. Totoo. Na mga nakakalap yung numero, nakakalap yung tugon ng mga nadadaanan yung nadadaanan yung sa survey. Diba? Tsaka yung ano naman, yung realistic naman na hindi na yung sinasugarcoat nyo yung mababa na may pag-asa pa, may ganito pa, may ganyan. Ang mabigat, lalong tumataas ang presyo ng bilihin. Diba? Totoo yan, Marlon. Lalong tumataas. Kapag yung grocery ako, grabe. Magkano? Diyos ko, Panginoong Isus. Mahirap lang sabihin kung magkano inahit, pero kukunti lang. No? Minsan umaaray din. Sabi ko sa iyo, Marlon, di ba, last time, nandito rin pala tayo last time nung nag-grocery ako, na kinocomplain ko rin, na parang libo, sa halagang libo, yung pa toiletries at saka yung mga panlinis, wala pa yung talagang, yung tamang may protina, may ganito, wala pang bigas akong binili nun kasi meron pa akong supply sa bahay. Ay, Diyos ko po. Bigat. Ang bigat ng mga sitwasyong kinakaharap ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos kasi may issue ka na ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. May issue ka na ng pakikialam ng asawa mo sa burokrasya. May issue ka pa ng malalang kagutuman. May issue ka na ng matinding graft and corruption. May issue ka pa ng talamakda kriminalidad. Abuse sa authority. Tapos, and you think by not addressing these issues, by remaining quiet, mawawala lang, mamamatay lang ang issue. Hindi. Dati, nung campaign, it worked well. It worked well during the campaign. Diba? Kandidato ka eh. Oo eh. Kung kandidato ka, madaling mga ako. At saka kandidato ka, lalo mataas na ratings mo, bakit ka pa magsasalita? Eh ngayon, ikaw na namumuno, pababa na ang numero mo. Eh, inadapt niya, Marlon, yung tamad-tamaran days mo nung campaign. Eh, kasi may Attorney Vic Rodriguez. Dahil, I guess. Meron kang tatalim ko yun. At meron. Na nag-iisip para sa kanya, di ba? And hindi naman sa ano, meron kagaya din namin na utusan nyo kami sa kung saang mainit na lugar na pagpapawisan kami. Walang reklamo, pupuntahan natin, Marlon. Pero mga ganun na galamay na pag dinispatch mo, gagawin na ano, may mga masisipag na para sa kanya, merong bibig para sa kanya, ang nagsasalita ay ang spokes niya, si Attorney Vic. Ang may utak din sa kanya, dahil syempre dapat in sync ang bibig mo sa utak mo, si Attorney Vic din yon. Dahil dapat may emotion yung pananilita mo, may puso nang tumibok para sa kanya, puso ni Tata, puso ni Attorney Vic, bibig nilang dalawa, utak nilang dalawa, lumabas na lang yung isa dito, nakabarong na, nag-a-announce na presidente na pala siya. Yeah. Diba? Sure. Sabi ko, naluwa pa ako dito. Naiiwan naman sa kanya.
si Sir Anton Lagdameo. Na nasa kontrobersiya din ngayon. Nasa kontrobersiya na yun, diba? Sa galit tuloy ng tatay digong ngayon, naisiwalat pa na yung palang yaman niyan, yung yamang lupa na meron sila, hindi naman hindi pala sa kanila daw. Diba? Nagpayaman diba? Sila, lupa ng taong bayan. Diba? Alam mo yun, doon ako naawa, Marlon, sa mga ganyan na, halimbawa, yung mga sikat sa kontrobersiya, yung mga opisyalis natin, matataas na opisyalis natin, hindi po kayo forever nandiyan. Yan sabi ni Tatay Digo. Di ba? Pag alis ka laging nasa Malacanang, pag alis nyo po dyan, kung ano po yung imaheng iniwan nyo, naka-extend po yan sa mga anak ninyo. Nakakaya naman sa mga anak ninyong hindi involved sa mga kalokohan ninyo, pero paglabas sa real world, masyashock na lang na, anak ka ni ganito, mangkukulam kayo, ganito kayo, ganyan ka. Pangalanan diba? Kaya ni Tatay Digo kung sino-sino yung nasa yate na doon daw gumagamit. Wag! Nirent nila yung sa akin nun eh. Yung yate na yun. Mga yate ko eh. Grabe. Meron kasi akong yacht taxi. Grabe, no? Pangalanan na yan, no? Kasi, sino-sino kaya yun? Basta. Kasama ba ron si Sir Anton Lagdameo? Naku, hindi ko alam, Marlo. Ibig sabihin, may issue rin ng si Sir Anton? Mabait sa akin si Sir Anton. Nakatuloy palabati sa akin. Hindi ako kilala ni Sir Anton. Pero sa mukha, paglababa kayo. Apakayabang ko nung Pasko nun kasi nakareceive ako sa kanya ng Nata de Coco. Uh-huh. Yung ano na siya, set na siya, Nata de Coco. Basta pang halo-halo. Wala kasamang pulburon? Walang pulburon. Tapos, subukan nyo na ba halo-halo sa pulburon? Subukan nyo ba? Subukan natin. Tapos, sorry, yabang ko nung kasi yung Christmas card, sabi niya, from Anton Lagdameo, Anton and Don Zulueta Lagdameo. Tapos sabi niya, syempre, huwi ako sa probinsya. Diyan lang yan, Sino nagbigay? Si ano lang yung friend ko? Sino? Si Don Zulueta. Close kayo, ha? Close. Yung makakaano ng puso na. Tsaka comedy kasi si Sap. Okay, kalabati siya. Comedy, talagang comedy. Kengkoy. Kaya nagulat ako may ganung kwento. Oo, sayang. Yun po yung ikinasayang. Sana hindi nyo ibinago ang sarili ninyo at pakitungo nyo sa tao just because now you have more access. You have more access to money, power, wealth, fame. At lalo, umuugong na siya ang ilalagay bilang DILG Secretary. Hmm. Sa paglipat naman ni Secretary Benhur Avalos bilang Justice Secretary. Diba? Kapalit ni Boying. Paligiran nyo ng mabubuting tao o kawal yung mga sarili ninyo para yung mga imahe ninyo na iiwan dyan, mai-extend din nyo down the line. Grabe diba? Yung ni Congressman, dating Speaker Pantaleon Alvarez, umurahin siya. Itong tarantado nito, si Anton. Ganon sa interview. Sila yung magkatabi, diba? Noong gabi yun? Oo, sila. Sa mga ambush interview. Kasi isang ano sila, isang probinsya. Matabil din palang bibig. Oo, si Speaker. Kaya nga, hindi sila kasundo niya. Kaya Sara Duterte. Kaya nga, na ano siya ron na patanggal siya bilang speaker at naiupo si PGMA mo. Kaya maiisog ang tawag sa kanila, no? Isog, no? Na, anyway. Naku, nagwawala ang comment section, Marlon, napakarami. Sa mga pupunta po sa Maysong, kita-kita po tayo. Ako yan. Alin yan? Yung gumalaw ng ano? Gumalaw ng maingay. Teka, yung mga yung screenshot dito sa akin, no? Isa lang importante Bisor Vlog, sorry. Kinamkamp na lupa ng gobyerno pala ang lupa ng Florendo Lagdameo. Kung nakamag-anak ng mga... Oh, yun. Ng Lagdameo. Oh. Rosario Amansak, akala ko po di na mag-marko si Ina. O, pag po yung music, Ina, respeto na lang po natin. Apo, and we support her. Sa amin, sa side namin, we support her. Simon says, nakakatawa po dito sa amin yung kapitbahay namin na huli about drugs. Tapos, nagsisigaw siya na presidente niya, adik eh. Ako pa kaya. Titiyo ba? Simon says. Totoo ba? Saan mo ito? Saan to? Nauli ka adik, tapos nagsisigaw presidente niya, adik. Ay, ito maganda to. MG. So, si Attorney Vic pala dapat ang presidente. Alam mo, gusto sarcastic na question ba yan or what? Well, I think it's coming from what we said na puso niya, isip niya, bibig niya, kaluluwa niya, utak niya, strategies niya. Yung mga ganon. Alam mo, gusto ko itanong sa kanya to, Marlon, pag napaupo na natin siya. Gusto kong sabihin sa kanya, once and for all, nag-feeling-feeling ba siya na presidente siya? Pwede. Maganda tanong. Diba? Maganda tanong yan. Parang i-address na natin yung bang mama eh. Pumasok ba sa isip niya? O lumaklaba o yun? Did it get in his head na I am the little president, so I should be treated as one? Yung mga ganon, di ba? Ako naman, since the segment natin naman talaga to, mind your own opinion. Kaya tanong to, yung sarcastic ba yung tanong? Pero ako po, wag mo muna presidente. Kung bibigyan mo ng pagkakataon, ipag-adya ng tadhana o nasa guhit ng palad na ni Atty. Vic Rodriguez ang maging senador, tingnan mo natin. Alam mo, sa mga nakakapanood ng interview sa kanya, alam po may mga ayon dito. Sa mga hindi pa po at gusto lang mag-comment na hindi mo lang mapapayag na simple ayon ng si Atty. Vic, pakinggan nyo po, obserbahan nyo po at aralin nyo. Makikita mo yung consistency ng tao. Consistency, no? Yung nasa puso, yung galing, talino, husay. Alam mo yun? At pagiging maka-Diyos.
Yun yung importante rin, di ba? Alam mo, sana maging senator yan. Sana. Magiging committee yan ng ano, committee chair ng Blue Ribbon. Maraming, napaka-busy siguro ng hearing. Siguro kung pagitong senator ng mga to, hindi mo na ito bibigyan ng sensitive. Kasi gano'n naman eh. May tradition eh. Pagkapagito ka, pagka neophyte senator wala ka, o neophyte congress. Hindi, meron. Pero hindi ka muna bibigyan ng pagkakataon mag-chairman ng isang, lalo kung sensitive yung committee chairmanship chip na hawakan mo. So, pero sa tingin ko, sa plenaryo pa lang, sa debate pa lang. Naku, panalo na. Sana isa siya sa endorso ng Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo lang, nung itinabi siya kay BBM, umangat siya eh. Nung inalis si BBM sa tabi niya, bumaba yung isa, lalong umangat tong isa. Doon tuloy na-discover ng tao na parang, yan na, kagaya na sinasabi niya, so siya pala. Oo, tapos may nagsabi, kaya ka lang nakilala dahil kay BBM, hindi po. Hindi po siya kukunin ng BBM kung walang nakitang potential sa kanya. Ang nangyari, meron lang talagang ahas na tumuklaw ng malaki para mailayo, para maialis papalayo si Atty. Bin sa tamin ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, also to be fair, no? Yung naitabi siya or naidikit yung pangalan niya sa pangalan ng... Nag-resign siya. Hindi siya inalis, di ba? Oo, nag-resign siya. To be clear lang po. Hindi, also, ako din, balikan ko lang yung kanina. To be fair also, nung naidikit kasi yung pangalan niya kay Marcos, nakatulong din naman sa kanya. Nakatulong na makilala siya, na marinig siya, then magkaroon ng attention sa kanya. But then, hindi, he did not bank on that privilege na nakatungtong siya sa pangalan ng isang Marcos. O parang siya nakatungtong, langaw na nakatungtong sa likod ng kalabaw or something like that. Hindi, he did not take advantage. He became his own Vic Rodriguez na marunong na talaga magsalita. Pinag-aaralan ng mga kaso. May amor sa tao na ang direction talaga ay to win. Hindi naman dahil, mas nabit-bit nga niya isa kesa nabit-bit siya ng isa. Totoo. Diba? Yung ano ha, noong 2004, isa sa spokesman ni FPJ, si Senator Chis Escudero. Ah, talaga ba? Doon nakita ng tao bayan kung gaano kagaling magsalita si Senator Chase. Mm-hmm. Nung naging senador na lang talaga, lalo nung nain lang. Dumaan sa busway. Medyo nawala yung ningning ng galing ng isang Senator Chase. Pero nakilala na si Senator Chase nung naging spokesman siya. So ganyan. Grabe din mag Tagalog yun. Yung mga sinonim na Tagalog in English. Akala mo tumutula. Akala mo tumutula. Eh nainlabi. Yung land cruiser natin, Senator Chis. Kamusta naman? Tinunggal na ba yung number 7? May sablay dun sa ano mo ha, sa letter mo ha. Oo nga yun. Yung nagsasorry ka. Sabi mo, hindi ikaw ang gumagamit, family pero ginagamit member. Ang family. Ibig sabihin, mas mali yun. Mas dapat mong lalong hindi ipagamit si plate number 7 kung family mo ang gagamit ng sasakyan. Medyo may sablay sa konting mensahe rin. Pero good luck. And sana magaling ka ng tuluyan. Pati yung pag-ibig mo, lalong mag-alab. May bagong dumaan sa busway, Marlo. Uy, sino to? Isang babae na nakapatrol. Well, black car. Oh. Usual SUV black car. Okay. Nung ma-apprehend, ang sabi niya, parang ano, I'm from ISAP. Nabanggit. ISAP na naman. Feeling ko lang nabanggit ha, sorry ha. Okay. Baka mali na naman ako, mag-apology video. Basta meron name dropping na naganap na nasa balikatan ako. I'm American, tinutulungan ko ang mga Pilipino, magkakuha naman tayo, akin na yan. Huwag mong kunin ng ano, you cannot get person. You cannot get person. So ano, representative siya ng USA na nandito. Ang ginagawa mo sa Maynila, may EDCAL ba tayo dito? Yun ang problema, di ba? Asaba, tumutulong ka lang. Kung totoo ha, tumutulong ka lang na sa panilakan ng exercise na. I-name drop mo na. Paano pa yung gagawin pang abuso ng mga American troops na nasa ed ka naman? Nangangalibang arimbat sa Marlon? Sobra. Kaya nga, ang dami ko ng kaibigan eh, nag-uusap na eh. Pagka nagkagera ba, ano gagawin nila eh? Loon, ang may pera, talagang unang-una silang aalis ng bansa. Di ba pagka ganyan naman, bibigyan ng pagkakataon na nag-aaway na bansa ang taong gustong lumabas ng bansa at mga ibang bansa para makaligtas, para makaiwas. Imaginin mo ang sitwasyon ng airport natin noon, Marlon. Grabe. Chaos. Ang nai-imagine ko loon, alam mo kung ano magiging busy? Ano? Siyempre, busy, nakaharang ang mga taong commercial flights, kumbaga. Pero nasa runway ang kanya-kanyang mga private planes and jets para dalhin ako sa kung saan dahil, di ba? Pero makita mo yan, si Congressman A, B, C, D. Ito, di ba? Nangungunang umalis ng bansa. Yung mga anak ng Pangulong Bongbong Marcos kaya. Baka wala na ngayon eh. Baka hindi umalis. Ginagawa natin dito yung gera, pero tumitindi, umiinit yung... Pero naiintindihan mo ba, Marlon, kung bakit nagkaroon ng role ang Amerika? Ano ang simpleng explanation nito? Ito lang yung naisip ko bigla, Marlon. Sige. Yung pakikialam, ha? Ayun, sa pakikialam ng Amerika. Ito ay away between China and the Philippines. And the Philippines.
sa isang mas simpleng pagpapaliwanag, sabihin natin ang China ay ang BGC, Bonifacio okay. Global City Taguig, okay. sa maganda progresibong komunidad, o sabihin na natin bansa. Katabi nito ang Makati. Ang Makati, sabihin natin, Pilipinas. Recently, nagkaroon ng hidwaan ng dalawang bansang ito, Makati at Taguig. Yes. Where BGC is China, Makati is the Philippines. Sa agawan ng jurisdictions ng mga Pembo, di ba? Okay. Nagkaroon ng hatian. Okay. Bakit kailangan, Marlon, sa dalawang nag-uumpugang bansang ito, kailangan sumali ang Alabang? Kalokohan yun. Napakalayo. Ang Alabang nandito, kayo ang magkatabi. Dapat ito ay usapan between these two countries, BGC and Makati. Si BGC, si China, si Makati, si Philippines. Dapat sila lang ang nag-uusap. Sumali sa Amerikano. Amerikano, USA. Bakit sila ngayon? Bakit mayroong kang call ngayon para sabihin na iniktas mo ko? Ano pa kailan mo? Ano pa kailan mo? Ba't umi-epal ka, Alabang? Exactly my point. Away ng BGC to, tsaka away ng... So ngayon, may gera ba between Makati and BGC? Wala. Dahil mas piniling maging civil ng dalawang leader ng bansa dahil may stakeholders. Sino yung stakeholders na sinasabi natin ngayon, Marlon? Taumbay. Residente na naapektuhan. Tama. Na parang, ha, taga saan na ako ngayon? Taga-Taguig pa ba ako o taga Makati na? Tama. Para hindi magkagulo yung mga yun, pinili nitong dalawang to. May sigalot, may away, may iringan, pero kailangan, for the sake of leadership, nag-uusap. Inaayos. Ikaw, Alabang, na USA, hindi mo kailangan makialam para sabihin mo, ililigtas ko kayo, I will be your hero. Hindi. Ano tingin mo, bakit umi-epal si Alabang, si Amerika, sa away ng China at Pilipinas? Parehong may potential. Mayaman ang China, aka BGC, mayaman ang Makati, aka Pilipinas. Oh. Ayaw pa sa ano nito na parang mas mayaman ang ekonomiya ko, mas makakatulong ako. At yung matandang kasabihan, na pagka may gera, kumikita lagi ang Amerika. Yes. No? Tapos, ang kawawa, yung taong bayan na sila mismo ang apektado ng gera. Dahil may pera sa weapons, Mark, nagtandaan mo yan. May pera sa weapons, oh. sa logistic, mm-hmm. oh. diba? It's as simple as that. Kung sino ang involved, sila lang dapat ang nag-uusap. Pero ngayon, dahil lang kami ay may hidwaan, sumali ka, ito ngayong mga kalapitbahay, Muntinlupa, nandyan ang Metro Manila, ang Caloocan, ang ibang parte ng Quezon City, ang Pasig, ang... Lahat ngayon yan, dahil malayo ka, sasabog ka dito, eh di tatamaan kami na, wala naman akong ginagawa, bakit mo ako idadamay? Eh bakit naman pumapayag ang Pangulong Bongbong Marcos na magpakatuta sa Amerika? Eh nung unang kampanya, nung panahon ng kampanyaan, ang malinaw na malinaw ang kulisiya mo na hindi ka sasali sa digmaan. Ayaw mo sa digmaan. Ah, kasi sa Alabang, okay. di umano, meron siya mga frozen fruits and vegetables. Wow, paki-layman's term yung frozen fruits and vegetables. Itong frozen fruits and vegetables na ito ngayon, ang sinasabi nilang kailangan ng kanilang salinlahi dahil matagal nilang hinintay ang pagkakataon na bumalik sila sa power para mabawi kung ano yung yaman. Ito na ba yung ill-gotten wealth? Sabihin na lang natin frozen fruits and vegetables because we don't know. These are just theories because again, Marlon, gumagawa ang tao ng theory ang mga ganyan dahil walang transparency. Diba? Parang do we not deserve it? Do we not deserve a good leader? Kung alam lang diba? Ng taong bayan na ipapahamak o isusubo tayo sa gera ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon, no? Posible yung 31 million talaga hindi makukuha yun. Wala, na-dissolve na yan. Baka ilan na lang sila dyan. Isa yun sa ikinatalo rin ni Lenny Robredo. O, Bisor Vlog said, interest ang bottom line. Exactly, interest. Personal tama, interest. Tama. Diba? Ang galing nyo po. Okay yun. Thank you. Ika ha? Sana ako. Tama po ba? So, although siguro napakababaw nung ganung logic na ginamit namin, pero it's the simplest thing you can understand na dapat hindi ka nag-resolve to away, dapat nag-usap. Yun yung pinapasok pilit naman nila PRRD na idaan sa diplomasya dahil merong ng people at stake. Sabi ni Approved, maliit at mabaho daw ang pyramid ni Sandra ayon kay T. Maui. Ang pyramid? Princess Maui, ikaw talaga. Sana mga kamerate. Sino si Sandra? Uy, malamang, hindi naman to si Sandra. Baka may typo. Uy, darating kaya si Sandra. Ay, sana, no? Oo. Sa... Parang narinig ko siya nagtatanong ng press con. Talaga? Ildefonsa, ang galing ng example ni Ms. Pam, mas madaling maintindihan ng mga angkol fanatics. Sabi ni Arnie Cortez, partial return of 61 billion. Wow. Ano to? Partial return? Ng amount ng frozen assets? Di 61 umano? Billion dollars, ha? Di umano? Wow. Grabe naman. Tapos, anong properties lang yun? Diba, no? Kasi sana mga, may sinasabing yun, diba, may mga property sila doon ng mga main buildings sa New York, mga high-rise buildings. Paano na, presidente ka lang? Paano mo na-acquire yung property na yun?
Sa totoo eh, nangangkam sila? Eh kung yun yung may gentleman, baka nandun ang gentleman sa agreement. Nandun yun ito, ang secret agreement. Ang secret agreement, di ba? Di ba, na gentleman. Ito yung horrible. Yeah, I'm so horrified. Ano daw? Oo, di ba? I'm horrified. Oo, marano. Sabi ni The Guard, okra ni Charis. Nasasabi niyo dyan. Ano ito, magpapakbet ba tayo? Okra. Paige Porres. No, that's a great metaphor, Miss Pam. Oh, thank you so much. Galing, galing. Hindi, galing na lang. At maayos mo nang ipaliwanag sa'yo. Galing. Pros and assets, number, ang number one reason. Umunong ang pangalan yung mga... Ay, Miss Grace. Salamat, Miss Grace. Oh, Miss Grace, thank you sa pakulay. Kulay dilaw. Babuhay ang mga dilaw. Buhay na buhay. Oh. Julia G. Unexplained wealth, kahit sabihin mo na mayaman family ni FTM, sir. Senior. Jamaica Marcos, nabalitaan nyo na ba yung sa Davao Airport temporary closed down April 13? Ngayon yun. Ang dali. Why? It is such a desperate move. Alam nyo, ito ha, sa comms please at saka sa strategies ng Pangulo, allow everything, allow the rights of the Filipino people. Lalo yung ginagalit ang taong bayan. Kung ginagalit nyo, you're creating more enemies, more than what you already have. Diba? Uy, excuse me. Naku, napapadalas ka na naman, Marlon. Napapadalas ka. Nabati-bati muna tayo. Meron tayong moments ang bate. Ay, tinanggal niya yung mic na. Maririnig sana natin. Sabi na talagang gagawin niya. Maricar Jordan, pamangkin daw po siya ng... Ayun, yung sa busway, no? Ito yung ini-excuse niya. Yung sinasabi niyang hindi siya dapat kuhanan ng papeles. Eh, wala rin po yata siya napakitang driver's license. Tama po ba? Paige Forrest. Hello, Miss Pam and Sir Marlon. Hello po. I am. Oo nga. Grabe yan si Keso. Nagustuhan ko ang utak niya. Pero nawala ang puso niya na ibigay na kay Heart. Deserve din naman ng mama ang mag-focus sa family. Sino yan? Yung kay Keso daw. Jamaica Marcos. Wow, Marcos. Nabilitaan niyo na po ba yung, yan na, yung sa Dalgao, yung temporary closure. Saan po ito napabalita? Bakit kaya ganoon sila katakot na may mga gatherings na makita nila na marami pang supporters ang grabe no, lahat ng pagigipit, paninikil ginagawa nila. Oo. Yung ginawa nila kay Governor Edwin, pakulay, thank you, Anne Israel, thank you po. Yung ginawa nila kay Attorney, ay kay Governor Edwin, may chilling effect to. Ayun na nga. Sa lahat ng government, local government officials. Before Tagum, initially considered for the third Maisu. Paige Forrest, thank you. Ay, salamat sa pa-pink. Yeah, pa-pink. Kanina din ako. Ayun, Lon, merong chilling effect na, kasi original, initially ang na-consider is Bulacan. Oo, oh, hindi natuloy. Hindi Tagum. Hindi natuloy, bakit? Oh. Issue rin yata ng permit yan. Ng permit? Oo, huwag daw bigyan ng permit. Alam mo, maganda sana yung sa Bulacan. Kasi historical. Pwede ba natin sabihin kung anong bayan? Ay, huwag na lang muna. No? Kasi yung lugar na yung historical. Wala tayo sa ano. Pero mukhang napakisakan at hindi, dapat, sa mga LGUs, huwag matakot na baka gawin din sa kanila yung ginawa kay Governor Edwin ng Davao del Norte. Yun ang chilling effect na sinasabi ni Tim. Sino ngayon ang maglalakas loob na magpakita ng suporta dito sa mga ganitong klase ng gathering, di ba? Kung ganyan na, sinasakal ka, kinokontrol ka, katakutin ka, kakasuhan ka. So, it is true na ganun ang pamamalakad ng gobyerno ito, Marlon, di ba? Bakit? Hindi ko alam. Pati ang hirap-hirap sa inyo magtrabaho ng tama. Mas madali sa inyo ang gumawa ng kasamaan. Tapos nagagalit kayo pag ginajudge kayo na masasama kayo. Diba? Okay. Hindi ko nagigets yun. Nagtatampo kayo, masama ang loob nyo. Parang bakit? Trabaho una, kayo. Sa issue ng People's Initiative, naglabas na ng survey na 88% ng, yes, tama ba? 88% ng mamayang Pilipino. Ayaw pagalaw yung saligang batas. Yes. Pangalawa, may hindi yung panawagan, magpa-drug test ka. Tahimik ka. Wala kang ginagawa. Pangatlo, yung issue ng extraction. Diba? May isang PDA agent na ang sumulat na dapat pinadala rin sa under ng Office of the President yung letter. Dapat, in-action na muna rin ito, binigyan mo ng tubon. Pang-apat, yung issue ng agri-smuggling, wala kang ginagawang action. Diba? At yan, Marlon, magkakagera na tayo, wala kang sinasabi. Hindi mo man lang sabihin sa mga tao mo na parang maghanda kayo sa gera. Pinaghahanda? Wala, no? Dapat, wala eh! Eh, lalo yung buffer stock natin ngayon, parang pang isang linggo na lang, ang bigas. Yung bigas mo, wala. Eh, paano pagka totoong nagkagera? Diba? Pinang na tayo lahat. Tapos kayo makakalipad ng sa labas ng bansa. Yes, because meron silang private tayo planes. Tayo mga pobre Pilipino, nandito na nandito. Tayo. Nandito, tayong sasalo ng mga bomba nang hindi naman nating inaanong bansa. At walang gera. At walang nananalo sa gera. Wala talagang nananalo, Marlon.
maraming ari-arian at mga bagay ang mawawasa. Emotionally, physically, mentally, sobrang maapektuhan ang taong bayan sakaling magkaroon ng biyan. Kasi mamatayan ka na, o isang mamatay sa kamag-anak mo, ang sakit na nun, makita mo na nasisira yung pinundar mong ari-arian dahil sa gera, sa napakasakit nun, samantalang sila. At saka noon, regardless kung BGC ka, Forbes Park ka, Ayala Alabang ka, Corinthians ka, o kung saan ka magarang ano, ang gera ay gera. Hindi ka iiwasan ng bala o ng kung anong kanyon o kung anong pasabog din. Oo, parang hindi. Kasi kamo, naka-ano ka, naka-mansyon ka, ganyan, hindi ka tatamaan. Hindi. Tigilan nyo kami. Parang magsalita ka, magsabi ka sa tao kung anong dapat namin paghandaan. Tapos diba? Ano ba talaga, no? Ano ba talaga pa kayo sa abroad? Magikayat ng foreign investors? O ipamukha sa abroad na fraud na tayo ng nakaambang tigdima. Ilang beses na ang PR mo, initially, hindi ka pa umaalis, ang PR mo eh, collaboration between USA to talk about what? Digitalization, whatever, or infrastructure, technology. Pero, pagdating sa kalagitnaan, ang press release na nilabas mo, nagkaroon kayo ng Alliance for Defense, National Defense and Security. So, saan papunta yun? Para sa digitalization? Para sa magandang wifi na hindi mo na nasasambit ngayon? Alam mo ang catch, ha? Paano ka pa makapag-ikayat ng foreign investors kung alam ng mga banyagang namumuna na may nakaambang digmaan sa bansa mo? Tama. Napaka-ironic mo. Tapos, paano ka pa magkakaroon ng ascendancy na makaikayat ng dayuhang namumuna kung ikaw mismo may issue ng drug addiction? Yes, diba? Bakit ako magtitiwala sa'yo na ang bansa ko eh nasa sound economy? Diba? Diba? Tapos paano ipagkakatiwala ang bansa mo sa isang gera kung isang commander-in-chief ay pinararatangan na isang bangag na pangulo? Yes, at sinasabi na hindi naman ikaw ang nagpapatakbo talaga ng iyong kasandaluhan. Diba? Dahil meron isang entity na sinasabi di umano ang nakikialam. Diba? Sino ba ang nag-dispatch ng ASAF members para di umano ay pumunta ng Turkey at mangidnap ng mga bata? Diba ang pinararatangan dyan ni Maharlika? Si First Lady Liza Araneta Marcos? At siya rin yung mga lumabas doon sa mga audio message. Diba? Na hanggang ngayon, tayinig kayo. Tapos, ang tingin pa ng iba rito, diversionary tactics na lang to ng gobyerno para hindi pag-usapan yung mga issue na banggit, extraction, drug addiction, smuggling, loto, diba? Diversionary tactics to para ang pagtuunan ng pansin at pag-usapan yung nakaambang gera sa pagitan ng Pilipinas at ng China. My Lord, pantalino na ang mga tao ngayon. Hihingi na yan ng resibo dahil imagine mo yung effort at yung mga ginawa mong kaaway nung sinusuportahan mong presidente ito. Tapos ngayon, you were proven wrong. You think hindi nga ngawa yung mga tao yan? O tayo na lang. You think hindi tayo magsasalita para humingi ng resibo? Okay lang, sige po. Kami po ay bumaba sa pwesto nang hindi namin kayo... Nabinigyan naman namin kayo ng isang taon bago kami makapagsalita dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Sa tingin nyo, ang solusyon talaga sa amin eh, hindi na magsalita. Speaking of resibo, sa isang talumpati, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na malapit nang makamit ang 20 pesos na per kilo ng bigas. May nararamdaman ba kayo yung paglapit na yun? Hindi mo paglayo, pagtaas, paimbilog pataas yung presyo palalo ng presyo ng bigas. Marlon, gasolina ngayon. Grabe. Sa sasakyan, ang mahal na rin. Grabe. Nakakaano. Buti na lang, naka-avail ako ng sticker na discount. Yung 2 pesos per liter. Totoo ba yun? Ayoko ilagay sa akin. Ilagay ko kasi sabi, every time nabubuksan mo yun sa gasket ba tawag doon? Oo, yung gas tank. Sa gas tank. Doon daw, marirecognize na nila yung ano. Yung kaibigan naman natin, si Utol, ayaw niya ding idikit, pero yun daw yung nilalabas niya. Pwede ba? Sabi niya. Ano na ko nandun niya? Sabi ko ganyan. Sabi ko, hoy, idikit mo. Ha? Ayoko nga. Ayoko nga. Matatanggal daw yung pintura? Hindi. Nakakapangit? Makapangit ako. Pakayabang eh, yung sasakyan nito talaga eh. Hindi. Alam mo, mga lalaki, ano lang yun eh. Hindi, pwede pa. Ngayon ko lang isip, nakapang ako. Pwede pala sa pinto ng gas tank, dito sa loob. Para tabihin, oh yan, nakatabit na. Ay, baka hindi kaya maano yun, yung init ng gasolina? Baka biglang mag-pause yun ng fire or something? May takip si... Anyway, no? Nakakalungkot na sana, tingnan natin. Pero sa mga may pagkakataon na makapunta sa Maysok, sa Dabao, Vermont. Yes, makita-kita po tayo doon. Makita tayo. Hopefully. Tingnan natin, may kitsang oras sa palatay. Kung alam mo, kung matuloy man tayo bukas, Marlon. Kasi marinig ko pa lang doon sa kaibigan kung siya po kasi nagsosource mo na yung mga murang bus ticket.
makarinig ako mamaya, sabihan kita. So, kung ano man, sa bus station, maaga-maaga tayo. Overnight lang naman. May i-vlog pa tayo isa. Dahil, Marlon, merong pending question nung ako ay nag-dear pami nung isang araw. Ang pending question ko is, hypothetically, meron nga di umanong trolls ang PCO, paano sila sumisweldo? Diba? Kasi merong ngayon na leak conversation by one of the PCO officials with an alleged ensaymada vlogger na parang nagkasingilan ng paano yung ganitong pasweldo, paano yung ganitong welfare, ni ganitong may sakit, ni ganitong ganyan, i-stop ko na ba yung sweldo? May ganong conversation. Nung USEC for admin and finance ka, dumaan ba sa, may nilabas ka ba budget para doon? I will not talk about the PCO proper, but okay. What I can reference and share to everyone is kung ano nung campaign. Ah, nung campaign. Oh, nung campaign. Okay, sige. So, yun ang i-vlog natin sa bus station tomorrow. Kapag ano, nang pagmaga-maga tayo. Pwede. Biniti mo sila? Oh, so, may trolls ba? Pending ulit. May trolls ba? O wala. Yun, may budget ba doon? May budget ba doon? O wala. Okay, exciting so, yun. Exciting yun. So, pagka nasa ano na tayo, no? Nasa terminal. Oo. So, hindi natin alam kung airport terminal o bus terminal. Ito pa malalaman nun dahil sa sobrang pagtitipid natin. Yung bus, hindi pa natin alam kung ordinary o airport. Naranasan mo ba yun? Naranasan mo ba? Yung ibababa mo yung bintana dahil yung buhok mo ayaw mo maging... Ayaw mo magalaw. Well, sa aming mga babae, issue yan. Kasi yung sombrero. Babalitan mo yung sombrero. Hindi ko lang hangin, di ba? Eh ako, issue ko talaga ang aking malagong buhok. Kasi pag ito ay basa. Ay, pag ito basa, tapos kung paano siya hinangin, hindi, steady na siya. Sa mga kapamparan po, ano pa ibig sabihin ng malago? Malago is maganda. Ayun, binagit yung diba? Sekta. Ang daming sabi, maganda raw siya. Ang bigay lang tayo, sabado kayo. Binabati ko po ang, ano, ang aking, may nagpapabati, si Lagreta ng Sapa. Hoy, talaga. Si Teresita ng Sapa. Dami si Lourdes ng Sapa. Ito parang may pakulay. At si Ana Pepong ng Sapa. Sino? Anong Sapa? Secret. Ay, Maria G, thank you sa pakulay. Kulay din lang, thank you. Naninilaw. Sa mga, ba't naninilaw po kami ngayon? Sa Facebook, sa ano. Naninilaw. Thank you. Ang aba na. Salamat to sa pagsama sa amin sa may gitnang ilang minuto. Opo, so bukas po ulit. Sa mga team replay po, please don't forget the usual thing that we tell you, LSS. Like, share, and subscribe. And DSA is don't sit sa upusipan. Ako si Marlon. Narito po tayo sa segment ng third floor studio na Mind your own opinion. Thank you. See you po. Bye-bye. Sa amin soon. Bye-bye. God bless. Thank you, Lord.